Yo mga kabigote, so what's up, welcome back to my channel, and today is Sunday, so happy Easter Sunday nga pala sa inyo guys. Well guys, so today tayo ngayon ay usapang rare racing pigeon. So pag-uusapan natin ngayon kung paano magparami ng mabilis ng rare kung gusto mo silang dumami ng mabilis. Okay guys, so isasama ko kayo dito sa aking munting loop ng aking racing pigeon. Ano? So meron ako dito isang pair ng rare at ipapakita ko sa inyo yung diskarte ko kung paano ko sila pinaparami ng mabilis. So yung mga kabigote, so, ito na yung aking loop. Ito yung aking munting loop. Kasi yung una kong pinakita sa inyo, yun ay loop ko para sa aking mga fancy pigeon. Pero dito, sa loop na ito, ano, ang nakalagay ko dito ay mga racing pigeon at saka yung aking nag-iisang pair ng rare colored racing pigeon. Okay? So, sasabihin ko sa inyo mamaya kung ano yung tawag sa kanila at saka kung paano ko sila paparamihin ng mabilis. Well guys, dito sa isang lugar na ito ng aking loop, ano, nandito yung aking racing pigeon na rare colored, tinatawag silang saddle, ano, okay? So yung isa white bar, and then yung isa bronzo opal bar, at silang dalawa lamang yung nag-iisang pair ng rare pigeon na meron ako. So ano yung diskarte ko para sila ay mabilis na paramihin? Okay, ito yun guys. O para mabilis silang maparami mga kabigote, ano, ay naglaan ako ng tatlong sitter. So gagawin natin mga yaya. Ano, so narito yung isang pair ng sitter ko. Yan. Ito yung isa. Yan. At ito yung isa. So mga kabigote, ang diskarte di yan, ano? Oh, itong aking breeder na saddle. Ano, pag umitlog sila, ilalagay ko, kukunin ko yung itlog nila at ilalagay ko doon sa sitter. Now, kapag nailagay ko na yung itlog nila, ano, nakadalawa ng itlog kasi kadalasan yung ating kalapati, ano, dalawang beses o dalawa lamang yung itlog nila, yung pinakamarami tatlo siguro. Ngayon, ilalagay ko yung kanilang itlog doon sa sitter, and 10 days, iitlog na uli sila, ilalagay ko naman doon sa kabilang sitter, and another 10 days, iitlog sila at ilalagay ko ulit doon sa aking pangatlong sitter. Then, yung kanilang paapat na clutch ng itlog nating tinatawag, o paapat na beses na pangingitlog nila, sila na yung lilimlim. Okay mga kabigote, so ang proseso, yung tawag doon sa proseso natin yun, yung pagyayaya o pagpapasitter na tinatawag. O, para patunayan sa inyo na napakabilis ng prosesong iyon at mabilis dumami yung ating mga rare color, yung saddle. Sa akin kasi yung project ko, paparamihin ko yung saddle ko. Ano? Ngayon, papakita ko sa inyo kung gaano kabilis yung kanilang diskarte. Okay? So yun mga kabigote, umitlog ito ng tatlong beses na. Yan, 3 times nang umitlog. Wow! Itong aking saddle na ito na rare colored racing pigeon, tatlong beses. At para patunayan sa inyo na sila ay nakatatlong clutch na at paapat na yan, malapit na uling umitlog, ay papakita ko sa inyo kung nasaan yung kanilang mga itlog o baka may mga inakay na sila. Okay? So guys, punta tayo sa kanilang first clutch. Nandito sila sa sitter na ito sa aking grizzle at saka dun sa aking off color na ash red. So guys, ito yung kanilang unang clutch. May inakay na. So, nasa 20 days. Or 17 days. Ayun yung isa, guys. Pakita ko sa inyo. Ayan. Okay. So, yung isa, kunin natin. So, ayan. Yung kanilang first clutch. Now, nasaan kaya yung kanilang second clutch? So mga kabigote, ito yung kanilang second clutch at pisa na rin siya. 7 days. Sabi ko nga sa inyo, 10 days lamang yung kanilang pagitan. Kaya itong second clutch na ito ay 7 days pa lang. O ayan, healthy naman sila. Nasingsingan na rin yung dalawa. And ayan yung sitter nila. Ang mga kabigote, yung kanilang third clutch ay nandito sa aking pangatlong yaya. O pangatlong sitter. So may date, may nilalagay ko kasi ng date yung mga itlog, ano, kapag aking inilalagay sa sitter. So pakita ko sa inyo yung date. Kunin natin.
Yan guys. So my date 30 January, February, March. Sorry guys. So yung egg nila March 30, 2020. So malapit na yung mag-egg kasi ngayon ay 12 na. So another 5 days mapipisa na ito. Ito yung pa-third clutch ng aking sudden. Okay, balik na natin, balik. Miss na sila ng kanilang yay, ha? Ito na, don't worry. So ayun mga kabigote, ganun yung diskarte ko ano sa project ko na saddle racing color, rare color racing pigeon na saddle. Ganun yung aking ginagawang pagpaparami. So kailangan mo ring mag-alaga ng maayos na mga sitter. At isa sa mga diskarte ay tingnan yung mabuti kung magaling bumuhay ng inakay yung inyong ilalagay na sitter sa inyong loop, nang sa ganun ay mas mabilis itong dumami sapagkat aalagaan nila itong mabuti.